Hello guys! It's me, Always Mabel. Kung bago ka sa akin channel, ako po si Always Mabel. So, ang gagawin po natin ngayon ay itutur ko kayo sa aming laundry room. At the same time, ipapakita ko sa inyo kung paano ako maglaba. So, umpisa na natin guys! So, eto ngayon ang aming washing machine and eto ang dryer. So, ang dryer namin is LG. So, nung nabili namin ang bahay na to, o niloan namin ang bahay na to, hindi to ang washing na nandito, guys. So, after, so, nabili namin ang bahay na to is 2011. So, 2012, nagpalit kami ng washer and dryer. So, papakita ko lang sa inyo, guys, ang aming dryer. So, ayan siya. Front load. So, ayan. Medyo malaki siya. Hindi ko alam kung ilan ang capacity nito, pero napakalaki niya. So, ayan. Ayan ang ating washer. Pareha sila na LG. So, ayan. Same size. So, ang ating dryer, meron siyang drawer sa baba. So, ayan ang ating pamunas ng kamay, hand towel. So, ito yung para sa kitchen, ito yung para sa dito, sa baba. So, ito naman, ito yung kanyang instruction. So, hindi namin siya tinapon, nakakip lang siya dyan. So, dito naman sa ating washer, so ayan, ito mga labahan yan. Ito naman, pag nagka-car wash kami, ito yung ginagamit namin. Ayan siya. Nasa baba. So, yan ang laman ng aming drawer dito. So, yan siya. So, ayan ang lagayan niya ng sabon. Ayan. Then, bakit dalawa yung washer namin, guys? Kasi that time, lima kami dito sa bahay. So, every weekend kami naglalaba pare-pareha. So, kayo ba guys, gaano kayo kadalas maglaba? So, ako hanggang ngayon, once a week lang. Then, kung ano pa yung marami, yun lang talaga ang aking sinasalang kasi sayang ang sabon at sayang din ang tubig. So, ayan ang top load namin. So, parehas din sila na LG. Nasa na ba? Yan. So, ayan, LG. Top load. Ito, hanggang ngayon, nandito pa yung kanyang capacity. Ayan, 5.8. So, ayan. So, ayun. Yun ang aming washing machine. Then, so, ayan ang aking mga labahan. So, mamaya guys, isusort natin yan. So, ayan ang aming cabinet. So, before, nung nabili namin ang aming bahay, ang nakalagay dito guys is napakalaking freezer. So, kung gaano kahaba to, yun ang laki ng freezer. So, ano gagawin namin sa freezer na yon? Para ka nagtitinda ng karne. So, naisip ng mister ko, ipamigay yung freezer na yon dun sa coworker niya na Canadian. So, kinuha niya yon, ginawa ng mister ko, nagawa siya ng cabinet na ganito. So, dito kami nagtutupi after naming maglaba. Tupi na agad kasi ako, tamad magplancha dito guys kasi pag nagplancha ka, dagdag trabaho ko pa yon. So, ang ginagawa ko kapag katapos sa dryer, itutupi ko na siya agad. Pero kapag polo, pag isusuot na namin, saka lang ako na mamlancha. So, ayan. So, anong laman ng aming cabinet dito sa baba? So, pag binuksan mo yan guys, mga lumang comforter at kumot. Then, yung plastic sa baba, kung naglaba ka ng shoes, so ipapatong mo doon dito sa dryer para hindi siya umiikot ang shoes. So, dito naman, ang laman nito guys, mga damit na hindi sinusuot. So, pag marami na, idinodonate namin yan guys. So, ayun. So, dito naman, mga damit din, hindi sinusuot. Swimsuit ng apo ko. Ayun. Yan, swimsuit. So, yan. Tuk ni Jessie, ni Mister. So, ganun din dito. Mga damit na hindi sinusuot, guys. Ayan. Diyan namin nilalagay basta hindi ginagamit. So, dito, ayan ang ating sabon.
So, anong ginagamit ko bang sabon, guys? So, hindi pare-parehas. Maupo na sa cabinet. Hindi pare-parehas ang ginagamit kong sabon. Yan. Pero mostly talaga Tide ang ginagamit ko. Tapos, ayan, Downy. Minsan Fleecy ang ginagamit ko. So, yan. Tapos, ito naman free lang yan. So, ito naman, washing machine cleaner. So, once a month, nililinis namin yung washing machine namin na hot water. So, yan. Once a month. Then, Bounce. So, yan ang gamit ko, guys, na para hindi magusot ang damit, gumagamit ka nito. Or minsan, Fleecy rin ang ginagamit ko. Meron kami nito. Ini-spray mo to, lalo na yung front load. So, kailangan mo to. Nag-i-spray ka. Pagkagamit mo, mag-spray ka. So, mas maganda, pagkagamit mo ng front load na yon is pupunasan mo siya agad para hindi siya nagkakaroon ng mold. Tsaka, ang itinuro sa amin, pagkatapos mong maglaba, bukod sa pinunasan mo, huwag mo siyang isasara. Lagi lang siyang nakabukas. So, ayun. So, dito naman tayo ngayon, guys. Kung bakit may pinto doon, so, ang aming laundry room, meron siyang shower room. So, dalhin ko kayo sa ating washer room. Ayan pala, guys, meron kaming sink dito. Bago tayo pumunta sa washroom. Ayan, may sink. Which is maganda. Dito ka na naghuhugas ng kamay bukod dito sa aming washroom. So, ayan. Buksan natin saglit. So, ayan ang washroom namin, guys. So, kailangan ko munang i-off ang ilaw kasi napakaingay. So, ayan ang aming shower room. So, buksan natin. So, ayan. So, ayan ang ginagamit namin shampoo. So, hindi rin kami nagma-maintain ng ganyang shampoo, guys. Lalo na ako paiba-iba kasi tumitigas ang buhok ko. Mostly, ginagamit ko yung Vaseline. So, walang available ngayon. So, ayan. Minsan Dove. Minsan yung shampoo ng kabayo. So, yan. Iba-iba. Yan. Pero ang aking body wash, talagang Olay. Age-defying. So, yan. Wow! Then, ayan. May mirror tayo para nakikita ang beauty natin pagkatapos natin maligo. Then, bakit may bath towel dyan? So, para si Mister, pag naligo siya, hindi na siya magdadala pa galing taas ng towel. Nakahanda na dyan. So, yan. Ganyan lang. Simple lang. Okay, guys. Bakit nga pala may pinto dyan? Kaya may pinto. Ang pinto na yan ay ang computer room ni Mister. Kasi genius ang tao na yon. Kailangan pa yan may computer room. So, may lock yan sa loob. May lock din dito sa... Ito siya. Yan ang lock niya. So, ayan. Then, hindi rin naman pwedeng buksan na to kung galing ka dun sa kwarto na yan. Kasi may mga nakaharang na dyan na mga gamit niya. So, yun. So, okay, guys. Dito na tayo ngayon sa... Isasala na natin ang ating labahan. So, isusorta natin. So, habang inihiwalay ko ang mga pantalon, then yung medyas, o anumang laman nitong aming laundry basket. So, ilalagay ko na dito yung mga pantalon. Oh my God. Dryer pala yun. So, ayan. So, yung mga pantalon kasabay ng aming medyas. So, ayan. Sala na natin dyan agad. Naglalaban na si Inday. So, ayan. So, habang nakasalang ang aking labahan, ginagawa ko, nagluluto na akong baon ni Mister.
Diba, yun lang ang kagandahan dito. Habang naglalaba ka, may nagagawa ka pang iba. Kasi matagal, lalabahan mo. Then, i-dryer mo pa. So, habang nakasalang yan, nakakapagluto ka. Laging double time, double time. So, ayun. Okay. Maglagay na tayo ng ating sabon. So, ayun guys, ang ating sabon. Laging naka-max. Ang ating sabon kasi madami. Lahat po na yung ating pantalon. Okay. Ganun din yung ating downy. So, ang setting ng aking washing, guys, napakita ko sa inyo. Lapit natin ang ating camera. So, ayan. Okay. So, yun ko. So, dahil madami, so, nilalagay ko siya sa bulky large. Then, nakalagay sa cold. Cold. Then, so, naka-medium lang siya. So, mamaya, ispin ko siya ulit para talagang pigang-piga siya. So, then, on. Ayun na, nag-start na siya. Next, dito naman tayo sa ibang damit. So, ayan guys, di naman siya ganun kadami. So, on. Then, dahil hindi naman siya madami, so, normal cycle lang. Then, normal soil, tubig. Then, high, extra high spin. Then, top water. Then, on. Ayun na guys, maglalaban na siya niyan. Okay guys, malapit nang matapos ang ating pantalon. The dryer na natin siya, 1 minute na lang. Okay. Heto na, heto na, heto na. Heto na guys, the dryer na natin. Lagyan na tayo guys. So tatlo nito. So next. Salangin natin to. Puro kay Mr. to guys. Ang trabaho niya. Natay ng sabon. Okay. Normal lang guys kasi kukunti lang naman yun. So, up water again. Then. So, guys, tapos na ang ating first load. Yung ating mga pantalon at mga medyas. So, tutupi na tayo ngayon. Habang mainit pa, tupi na kailangan para hindi siya gusok. Yun ang ibig kong sabihin kanina, guys. Kung tamad ka mamlantsa, kailangan pag natapos na sa dryer, itupi mo na siya agad.
So, ganyan ang ginagawa ko. Hindi ko na siya nilalagay sa laundry basket. Diretso na sa pagtutupi. Thank you so much. Bye.